my dad, Jay, again. And right now, I'm gonna do another vlog for today. And before that, bali yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ako, mga bago ngayon sa channel ko, just kindly hit subscribe button under this video para at least mapanood. And also the bell button as well. Click the bell button para ma-update kayo ng mga bagong videos ko at magsama-sama tayong mag-enjoy lang ang buhay sa pamamagitan ng aking mga videos. So, ayun na nga. Bali, nag-isip ako na iba vlog ko ngayon at ang napag-isipan ko ay isang topic na karaniwang nangyayari at makaka-relate kayo mga badar. Ito ay ang 10 sinyales or galawang kuripot o magulang sa mga jamming or magbabarkada. So ayan, ibibigay ko sa inyo ang mga 10 sinyales o mga galawang ng mga kuripot o mga magugulang natin mga barkada. So disclaimer, ito po ay bawang opinion ko lamang at kung may mga violent reaction kayo, just comment down below na lang at pakikinggan ko kayo, okay? So let's start this! Kuripot number one. So yun na nga, ang unang sinyales o mga galawang kuripot natin mga badar ay yung kaibigan mong nagpipresentang mamulekta or mag-ipon ng mga contributions or ambagan sa ating chubbing or get together. So yun yung mga kaibigan natin na alam nila na pag once na kolekta nila at nailipo na yung pondo, doon sila magbabudget tayo. Magbabudget sila ng mga kaya lang mabili sa nakolektang kuripot. Exception sa perang iaambag dapat nila. So yan yung mga galawan ng mga kaibigan natin. So usually, pag mga barkada natin ay, diba, ang bawa sa mga jamming, okay? So ambagan time, mga guys, ambagan. Ayan, naipon-ipon, kolekta ang lola mo. Kolekta ang lola mo. Tapos magbabudget nila yung pera. That's the time na mag-compute siya ng mga pwedeng bilhin na kung saan hindi na niya magsasama ang kanyang ampag. So yan ang galawang kuripot mga badar. So obserbahan nyo ang yung mga kaibigan. Pero again, disclaimer, hindi lahat po na nagpupresenta mga lekta ay kuripot o magulang. Ito lamang ay basic experience o may mga ibang mga kaibigan o badar natin dyan ang ganyan ang laban mo. Okay? Ayun na nga mga badar. So since nakaipon na nga, bawa na ipon na ng ating kaibigan na may galawang kuripot yung buong pera na pambibili ng mga pagkain, lumino, whatever goods man, na pagsasama-samahan yung kainin, ayan na siya. Ito na yung galawan number 2. Siya na mismo magpapresenta bumili. Sinam nyo? Kasi may mga bagkada talaga tayong mauutak eh. Magugulang ang mga kuripot nga. Na pag sila yung bumili, siyempre isipin nila yung hawak nila yung budget. So hanggat maaari kung kaya nila makapagtipid, makatawad, yun ang gagawin nila. At yun na nga, ang mga excess na pera, siyempre hindi na nila mapapansin yung kasi nga jamming nga. Or unless kung may mga reinforcement factor man na magaganap, ayan na yung mga gagawin natin yung malarektong resibo. Ayan na, yung mga pipikain na yung presyo, kahit hindi naman talaga yung price, yun na yung lalagay nilang price para makakupit sila ng kahit anong amount. So again, that's no-no, a big no-no mga badar. But yan ang usually, or minsan agang nangyayari na sa mga jamming natin o mga ginagawa ng ating mga kaibigan may kalawang kuripot. So ayan mga patat, ang susunod natin dalawang kuripot o magulang ay yung mga kaibigan mo na halimbawa diba pupunta pa lang siya. Ngayon yung mga dalawa ng mga kaibigan, yung mahalata mo sa mga kaibigan mo na lagi nagtatanong or pag tinanong mo kung nasaan ka na friend, sasabihin sa iyo, friend, BBS na ako, on the way na, blah blah blah. Tatanungin pa nila kung sino ba nandiyan. Alam nyo, may mga instances na ganyan eh. So ang minsan ng mga purpose ng ating mga kaibigan kaya nagtatanong niya ng mga nandiyan is dahil nga gusto niya, dadating siya, ready na ang kanilang mga pagkain at makikinapang na lang ang lola mo. Yun yung mga galawan ng ating o pangatong galawan ng ating mga kaibigang kuripot o magulang. Siyempre pag dumating siya at ready na yung pagkain, wala na siyang gagastusin. Again, mga badar, that's a big no-no. Siyempre, kung saan siya ka naman dahil kakain, ulalapang ka lang. Ano ka? Special guest? Check. So, yun.
ayun na nga mga badar. So, may, so ito pa yung isang galawang ano, napaka-usual sa mga jamingan or get-together ng mga kaibigan. May mga mapapansin kayo mga kaibigan mo ng mga kuripot na pagdating ng ang bagong time, nawawala na dahi. Napakabula. So, ayun. Pag narinig na, okay, ang bagong time guys, blah, 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 napitin. Asa na si Alec? Asa na si Ganto? Ayun, wala na. At babalik siya pag na malengke na or tapos na yung ambagan. At yun pa yung may mga ganang magtanong. So, ano ng plano? Plano? Wala kang inambag dahi. So yun, mapansin mo yan. At yan yung mga bagay, mga tao talagang alam na alam ang galawang para hindi siya makapaglabas ng pera. Ay, John, mga dahil. So ayun ha, ito pa yung pinaka-usual na mapapansin mo sa mga jamingan, mga batar. Yung mga kaibigan nating kuripot, yan yung usually may mga kadahilanan pag sinabi mong, guys, mag-aambagan tayo ng ganitong amount and everything. Tapos yun yung magsasabi nila, ay, naiwan ko friend yung wallet ko. Or, kung naman yung wallet, wala akong cash, kailangan ko mag-withdraw. Diba? Yan pa ka-usual. Alam mo naman mag-jamingan kayo or may jamming session or ano mang get-together. Hindi ka magdala ng pera, friend. Ano to? Lakad-lakad lang? Ano to? Fasting? Ano to? Usapan lang? Chat time? Siyempre yun, yun yung mga mapapansin mo. At yung sinabi mo, friend, meron dyan friend with Ron sa may laban, sa may kanto, sa mga eskinita or sa panglimang kanto. Diba? Sabihin niya, friend, malayo, friend, lapot. Kanyaran mo na lang. Ayun lang. Ayun yung mga galawan natin. Ang panglimang galawan ng mga kurit. Number 6! So ayun, mga badabi, isa pata sa mga mapapansin mo, napaka-usual nga naman talaga pag-ambagan talaga, pag-jamming ng mga badar o magkakaibigan. So may mga mapapansin ka talagang kaibigan mo na pag nag na yung ambagan, ayun na, super busy na dahil yung ginagawa ng mga hindi mo alam o hindi nagpapastorbo tayo ng pag-MM. Sige lang ng pen, dutut lang pen, ganito walang ambagan. Ayun yung sa cellphone, nag-ML, nagpapagamda, ayun yung pistorbo, ayun yung mga usual ng mga barkada mong galawang kuripot ang ginagawa. Kaya mga fan, mga padad, kung ang bagay iwan yan, magbigay ng ambag. Ano pang ka naman eh. So ayun na nga mga badarap, ito pa sa isang mga usual na galawang kuripot ng mga kaibigan natin sa mga jamming or get together. At yun ay ang mga sinyales na o mga linyahang o pagpapanggap na makapag sinabi, guys, ang bagay na, okay, kailangan natin mabigay ng gantong amount. Sasabihin niya, ay friend, buo ang pera ko. Lupigin natin, friend, lupigin. So syempre mababakyan yun, diba? Kaya nga may barb ya at may ambagan, pwede natin papalitan, friend. Huwag ano, huwag. Number 8! So ayun na nga ba dahil. So pag sinabing mo na buo, yun yung pampito nating galawang kuripot. Pag yun ay nangyari, kung napansin mo nang sinabi ng iyong barkada, dito na papasok ang galawang pangwalo, galawang kuripot pangwalo mga badar. Yan yung sasabihin nila, Fred, ikaw na muna sumagot, babayaran kita dito. Ayun na, mga pautang na dahil. Utang, tapos hanggang sa fly, kalimutan. Kalimutan na rin sa utang. Ayun yung mga dyan na nag-start yung mga away-away, mga ganun. So ayun, yun yung pangwal natin galawang kuripot na mapapansin mo sa jamingan. So pag yun napansin mo, gawa ka na ng way mga badar na palitan ang pera para laban. Number 9 ay mga badar, ang pangalawa sa huli nating galawang kuripot ay yung mga barkada natin na pagpaubos na yung inumin o pagkain, dyan na ang oras na kahit na siya ay magiging best actress. Like, best actress kasi hindi na magtutulog-tulugan, lasing-lasingan, kahit hindi naman, at aantayin lang na makabili ng bago para pag meron na, tsaka na naman siya ulit, kakaura, gising na ng lola mo. Yan yung mga umiiwasan talaga mag-ambag. Yan. Number 10, ayun ang pinakalas nating galawang kuripot mga badar. So ayun na, ang kalas, ito na yung pinakapangit na ugali ng mga galawang kuripot o magugulang. At sana hindi naman ito hindi nyo pegahin. Kasi ito na yung mga masasabi natin walang konsiderasyon. So ito yung mga barkada natin, kaibigan natin na pagtapos ng inuman, yun ang mga nauunang umupi. Yung mga unang nagpapaalam, nagdadahilan para lang makaiwas sa likritan, sa kung ano pa manggagawin, sa paglilinis, paghuhugas, o pag-aasikas, o pag-ayos ng mga dumi o kalat na naiwan sa inyong get-together o jamingan. So again mga patar, dapat pag dumating kayo, ginamit nyo o nakisali kayo sa jamming, kailangan natin ng cooperation.
preparation, maging considerate ka naman, kailangan mong tumulong, friend. Kaya unless otherwise, kung talagang may reason ka para umuwi ng maaga, may emergency and everything. Pero kung wala naman, wag, ito sa iyo, friend. Tulong-tulong tayo, okay? Ayun yung ating 10 sinyales o 10 mga galawang kuripot ng magulang sa na mapapansin mo sa ating mga kaibigan. Again, paunawa, paalala, yun lamang po ay based sa experience ko at ginagawa ko. Sa experience ko o sa opinion ko lamang. So kung meron pa kayong mga naisip na mga galawang, may alam ng mga galawang kuripot o magulang sa iyong mga kaibigan na experience nyo na, pwedeng comment down below na. O kaya itag mo lang yung friend mo kuripot para laban-laban, okay? And again mga bata, that's it for the vlog, for my vlog today. And sana at least nagbigay sa inyo ng mga idea, at least ng happiness o ng kung ano pang man na impormasyon vlog ko ito ang topic natin ngayon. At for sure, may mga nakarelate sa inyo. So, mga kuripot out there, bago-bago rin pag may time. Hindi naman masama tayo na may maging kuripot. Pero sana, huwag to the extent or to the point na, okay na friend, huwag ganun. Ha? So, again, but don't forget to subscribe. Hit the subscribe button below and you can leave a comment as well, or huwag kalimutan rin i-like ang video na to. And expect for more videos to come in my vlog na magbibigay sa inyo ng mga happiness or information. Again, sama-sama tayo ulit. Bye-bye mga bilang!